Mayong Adlaw JBS, welcome sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung magkano nga ba ang ating mga gastos kung tayo ay nagproseso ng pag-transfer ng pangalan ng titulo ng lupa na i-denominate o sa pamamagitan ng donasyon. Ano ang mga prosesong kinakailangan at saan natin babayaran? Paano nga ba tayo makakatipid sa pagproseso ng mga titulo ng lupa? Paano nga ba kung dito nangyari sa Pilipinas ang ama ay hinati ang kanyang ari-arian nang siya ay buhay pa at ibinigay sa kanyang anak ang kanyang hati? Ano ang kailangang prosesong gawin nung anak na kinuha o binigyan ng kanyang hati ng ari-arian? Ipagpalagay natin na lupa. Ano nga ba ang kanyang kailangang gawin at mababayaran bago niya malupastay ang ari-arian ng kanyang ama na ibinigay sa kanya? Kung ang mga vloggers ay magdo-donate ng titulo ng lupa, magkano kaya ang mga gastos nila sa pag-transfer ng titulo ng lupa? Mayroon po tayong video na unang nai-upload ng pagpapatitulo sa pamamagitan ng donasyon ng lupa. Nasa ibaba po ang link para sa proseso ng donasyon. Kung kayo ay magdo-donate ng lupa o kayo ay inutusan lamang ng nag-donate ng lupa na i-process ang kanyang titulo, ito po ang kailangan niyang gawin. Ang una niyong gawin ay kumuha kayo ng certified true copy sa Registry of Deeds ng inyong titulong i-donate. Ang bayad sa certified true copy na makukuha sa Registry of Deeds ay system-generated po ang kanilang pag-compute. Around 300 pesos more or less. Ang 4 pages ang nababayaran ay 273.35. Ito po ay manual title. Mas mababa po ang babayaran kung i-title ang inyong titulo. Ang susunod ninyong gagawin ay pumunta kayo sa notary public o sa abogado. Sa abogado, magpapagawa kayo ng deed of donation. Kailangan po na kasama ninyo ang inyong donee o yung binibigyan ng titulo ng lupa. Ang bayad po sa pagpanotaryo ay depende po sa abogado. Ipagpalagay po natin na 2% ang binabasihan po ng abogado ay ang fair market value. Ipagpalagay natin na ang fair market value ay 500,000, ang inyong mababayaran ay 10,000 pesos sa abogado sa pagpagawa ng deed of donation at pagnotaryo ng abogado. Ang susunod na inyong gagawin ay pumunta po kayo sa City Hall. Sa inyong pagpunta sa City Hall, ang inyong mababayaran ay ang certified true copy ng tax declaration at certificate of no improvement. Ang inyong mababayaran ay 100 per certification. Depende po sa inyong lugar kung magkano ang certification para sa tax declaration at certificate of no improvement. Tax declaration, 100. Certificate of no improvement, 100. Ipagpalagay natin na mayroon ng tax identification number at valid ID ang donor at donee. Kung mayroong mga karagdagang kinakailangang dokumento, ang inyong babayaran, for example, ang special power of attorney, ang mababayaran ninyo ay 1,000 to 1,500. Again, depende po sa inyong lugar, mayroon pong location o vicinity map. 100 pesos din po yan sa City Hall. Depende din po sa inyong lugar. Ang susunod na step ay ang pagbabayad sa Bureau of Internal Revenue ng Donor's Tax at Documentary Stamp Tax. Magkano naman ang mababayarang Donor's Tax at Documentary Stamp Tax? Ang Donor's Tax sa BIR effective January 1, 2018 and onwards, Republic Act RA number 10963 o Train Law, ang Donor's Tax rate for each calendar year shall be 6% computed on the basis of the total gifts in excess of 250,000 pesos, exempt gift made during the calendar year. For example, bayad sa donor's tax sa BIR, 6% sa zonal value o BIR value or fair market value as shown in the schedule of values fixed by the provincial and city assessors. Ang fair market value
as shown in the schedule of values fixed by the provincial and city assessors ay makikita sa tax declaration. Ito po ang picture kung saan nakalagay ang fair market value sa tax declaration na makukuha ninyo sa city assessor's office sa City Hall. Nasa description ang link ng BIR website sa ibaba upang makita ninyo ang zonal value ng BIR. Ngayon, for example, pag nakita nyo na sa tax declaration at sa BIR website ang zonal value at ang fair market value, sa ating example, ang fair market value ay 500,000, ang zonal value ay 400,000 ang kanyang halaga. Ang pagbabasehan natin ng computation ay ang fair market value dahil ito po ang pinakamalaki sa dalawa. Whichever is higher, yun po ang pagbabasehan natin ng computation ng tax rate. Ito po ang computation para makuha ang donor's tax. Fair market value ng LGU, 500,000, less exempt gift na 250,000 is equal to 250,000. I-multiply natin sa tax rate na 6%, ang donor's tax ay 15,000 pesos. Kinakailangan nating bayaran ang documentary stamp tax sa BIR. Ang documentary stamp tax rate ay 1.5% ng zonal value o ng fair market value. Sa ating example, ang pinaka mataas na value ay ang fair market value na 500,000. I-multiply natin yan ng 1.5%, 500,000 times 0.015 is equal to 7,500 pesos ang inyong mababayarang documentary stamp tax. Tandaan na kailangang bayaran ang donor's tax bago mag 30 days mula sa petsa ng pagpanotaryo nito para maiwasan ang penalties. Pagkatapos makompute ng Bureau of Internal Revenue, babayaran nyo naman sa banko o authorized agent bank ang na-compute ng BIR. Doon po kayo magbabayad ng donor's tax at documentary stamp tax. Pagkatapos ma-receive at magkaroon kayo ng resibo sa banko, ay ibabalik nyo po ito sa Bureau of Internal Revenue. Pagbalik nyo po sa Bureau of Internal Revenue, bibigyan kayo ng claim slip. Ngayon, babalik kayo sa BIR para makuha ang BIR e-car o Electronic Certificate Authorizing Registration na gagamitin nyo sa Registry of Deeds. Bago kayo pumunta sa Registry of Deeds, pumunta muna kayo sa City Hall o Municipal Hall upang bayaran ang transfer tax. Ang transfer tax, ang rate po ay 0.5% para sa mga municipalities o munisipyo. 0.75% naman para sa city ng fair market value. So for example, ang ating fair market value na pinagbasehan kanina ay 500,000. Ipagpalagay natin na nasa city ang inyong pinaprocess na lupa. 500,000 times 0.75% is equal to 3,750 ang inyong mababayarang transfer tax. Kukuha kayo ulit ng tax deck para sa Registry of Deeds at tax clearance. So, ang bayad para sa certification, tax clearance ay 100 at tax declaration 100. Ang total na mababayaran ninyo sa munisipyo o sa city hall ay 3,950. Hindi kasama sa computation ang realty tax dahil ipinagpalagay natin na kayo po ay updated sa pagbabayad ng buwis o amilyar sa inyong lupa. Ngayon, pumunta po kayo sa Registry of Deeds. Ipapakita nyo sa RIO ang inyong mga dokumento. Ito po ang mga kinakailangan ng Registry of Deeds. Sa Registry of Deeds, ang inyong mababayaran ay system-generated po ang kanilang computation para sa donation. Ang pinagbabasehan ng Registry of Deeds sa pag-compute ng donation ay ang assessed value. Ang assessed value po ay nasa tax declaration din po. Ito po ang picture kung nasaan ang assessed value sa tax declaration. So ipagpalagay natin na ang assessed value ay 500,000 din. Ang inyong mababayaran sa Registry of Deeds ay sa ating pagpapakompute sa Registry of Deeds, ang mababayaran ay 5,800 sa consideration value na 500,000.
Bagaman ating na-compute kung magkano ang estimate na mababayaran sa Registry of Deeds, kung may additional na documents na inyong kailangang isubmit o nire-require ng Registry of Deeds, ay madadagdagan po ang inyong kinakailangang bayad para sa transaksyon na donation. I-comment sa ibaba ang inyong computation. Ang computation sa video pong ito ay donasyon ng isang buong lupa o whole area na nasa titulo ng lupa ay dinonate ng isang tao na nagmamay-ari o registered owner patungo sa donee. Kung ang nag-donate ay isang korporasyon, iba po ang computation para doon. Iba din po ang computation na ito sa bintahan o sale, sa extrajudicial settlement of estate, at iba pa ang paglilipat ng titulo ng lupa o transfer certificate of title. Ayan, so ating i-summarize ang ating computation para sa videong ito o para sa donasyon. Ang ating consideration value, ang ating fair market value ay 500,000 pesos. Ito po ang notarial fee, 500,000 na fair market value times 2%. Posibleng mas mataas pa ang rate, ating nabayaran ay 10,000. Ang donor's tax sa BIR, 15,000. Ang documentary stamp tax, 7,500. Transfer tax, 3,750. Registration fee, 5,800. Ang mga certification fees, 1,500. Miscellaneous fees, 5,000. So ang total na ating nagastos para sa donasyon na ang consideration value ay fair market value na 500,000 ang ating nabayaran ay 48,550. Maari din pong kayong mag-compute at gayahin lang po ang ating computation. Kung ang inyong i-donate ay buong titulo ng lupa sa isang tao. Kung meron kayong mga tanong, i-comment lang po sa ibaba. Kung meron kayong mga problema sa inyong lupa, kumonsulta sa isang licensed real estate broker o sa isang notary public o sa abogado. Bago pa man matamasa ng isang prodigal son kung dito siya sa Pilipinas, marami pa palang proseso na kailangan niyang gawin at pagbayaran bago niya malupastay ang kanyang mga pera. Bago niya ito maubos, ay kailangan niya munang magbayad ng donor's tax at iba't ibang mga fees at mga proseso, mataas na proseso na kailangan niyang bayaran at pagdaanan at hintayin. Malamang hindi na siya magpapatuloy sa kanyang gagawin kung ganito ang proseso na kanyang pagdaraanan. May mga magulang naman na habang buhay pa sila ay idinodonate na nila ang kanilang mga lupain para maiwasang mag-away-away ang kanilang mga anak kung sila ay nawala na dito sa mundo. Ayan, doon naman po sa mga anak, alagaan natin ang ipinagkaloob sa atin ng ating mga magulang. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating video sa ating YouTube channel. Pwede nyo pong i-share ang video ito para mas marami pa po tayong matulungan. At kung natulungan kayo sa video ito, mag-subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa videos na i-upload ko. Maraming salamat, Amping. God bless po sa ating lahat.